Sana naman ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Ebanghelyo, inaatasan tayo ni Jesus na maging asin at liwanag ng sanlibutan. Bilang mga asin tayo'y hahadlang sa pagkabulok ng lipunan at magbigay lasa sa buhay dulot ng ating pananalig sa Diyos. Gayon din, naman tayo rin naman ay diwanag na sumisindak sa dilim at nilubig sa kasalanan. Sa pagdiriwang ng Eucharistia, hilingin natin sa Panginoon na tayo'y maging marapat na maging asin at liwanag ng sanlibutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga sanupang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong wagas. Kami ay hingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihan, Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Kami mga kabilang sa iyong angkan, sa tanging pag-asa, naming ikaw ay nagbibigay kami tanghiligin mo at laging subaybayan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinabi ng Panginoon, ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong pangamtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag talikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sasa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saan lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng poon ang dalangin ninyo pag kayo'y tumawa. Ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin at ang masasamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutong ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, na ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya, mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po. Sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pa mapapanauli ang alat ito? Wala na itong kabuluhan. Kaya itinatapon na lamang ang niyayapakan ng mga tao. Kayo ilaw sa sanlibutan, hindi may tatago si isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng mga nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong pong Lunes ay natapos ang meeting ng annual meeting ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. At isa po sa mga bunga ng kanilang pinag-usapan ay ang pastoral letter na ito, statement ng Big Catholic Bishops Conference of the Philippines, particular on AJK, extrajudicial killing. Kung inyong maalala noong pong Pasko, binasa ko po sa inyo ang sulat pastoral ng kagalang-galang ng Obispo Benaventura Pamatico sa pagtutol sa pagbabalik ng kaparusahan ng kamatayan. Noong pong January 1, ang letter pa
rin po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa taon na ito, ang taon ng parokya. Ito po ngayon ay ang statement ng Catholic Bishops Conference of the Philippines laban po sa extrajudicial killing. Hayaan niyo po na basahin ko sa inyo. Minamahal na bayan ng Diyos, labis kaming nababahala kaming inyong mga obispo sa maraming namamatay at pinapatay sa pagsumpo sa ipinagbabawal na gamot o droga. Totoong malaking problema ang droga. Dapat itong sumpuin at pagtagumpayan. Pero ang lunas ay wala sa pagpatay ng mga pinaghihinalaang gumagamit o nagtutulak ng droga. Hindi lang kami nababahala sa mga pinatay, nakabahala ang kalagayan ng mga pamilya ng mga nasawi. Mas lalong pinahirapan ang buhay nila. Nakakabahala rin ang takot na nagahari sa maraming lugar ng mahihirap. Marami ang nasasawi na hindi naman droga ang dahilan. Hindi na napananagot ang mga pumapaslang. Mas lalo nakakababahala ang pagiging manhid ng marami sa ganitong katiwalian. Itinuturo na lang ito ay normal at ang masama pa ay iniisip na marami na nararapat lang daw itong gawin. Nakikiisa kami sa layuning pagbabago na hinahangad ng marami nating mga kababayan. Ngunit ang pagbabago ay dapat gabayan ng katotohanan at katarungan. May mga batayang aral na ating pinanindigan. Ang mga aral na ito ay nakaugat sa ating pagkatao, pagka-Pilipino at pagka-Kristiyano. Una, ang buhay ng bawat tao ay galing sa Diyos. Ito'y kanyang kaloob at siya lang ang makababawi nito. Kahit ang pamahalaan ay walang karapatan na kumitiw ng buhay. Sabagat siya ay katiwala lamang ng buhay at hindi ang may-ari nito. Pangalawa, hindi nawawala sa bawat tao ang pagkakataong magbago. Ito ay dahil maawain ng Diyos. Katulad na paulit-ulit na itinuro ng ating Santo Papa Francisco. Katatapos lamang nating pagdiwang ang taon ng yubileo ng awa at ang World Apostolic Congress on Mercy. Ang mga ito ay nagpalalim sa ating kamalayan na ang Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng sariling buhay para sa mga makasalanan upang sila ay tubusin at bigyan ng kinabukasan. Pangatlo, ang pagkasira ng sariling buhay at ang buhay ng iba ay isang malaking kasalanan at nagdudulot ng kasamaan sa lipunan. Ang paggamit ng droga ay tanda ng pagkakawalang halaga sa sariling buhay at ang bibigay ng panganib sa buhay ng iba. Dapat pagtulong-tulungan natin lahat na malutas ang problema sa droga at suportahan ang rehabilitasyon ng mga nalulog dito. Pang-apat, ang bawat isa ay may karapatang ituring na walang sala hanggang napapatunayan na siya ay nagkasala. Ang lipunan ay may pamamaraan at proseso upang mahuli, mapatunayan ang kasalanan at maparusahan ang gumagawa ng krimen. Ang proseso nito ay dapat sundin, lalo na ng mga alagad ng batas. Panglima, ang anumang pagkilos na nakasasama sa iba ay mabigat na kasalanan.
Mabigat na kasalanan ng pagtutulak ng droga at mabigat din kasalanan ang pagpapapatay. Hindi may tutuwid ang isang masama sa paggawa ng isa pang kasamaan. Anumang mabuting layunin na hindi nagbibigay ng dahilan na gumamit ng masamang paraan. Mabuti ang paglugas sa drug problem, ngunit ang pagpatay upang ito ay matamo ay masama. Mga ani, ang malalim na ugat ng problema ng droga at ng kriminalidad ay ang kahirapan ng nakararaming mga tao, ang pagkasira ng pamilya at ang korupsyon sa lipunan. Ang nararapat na hakbang na dapat natin gawin ay isupuin ang kahirapan, lalo na ang pagbibigay ng permanenteng trabaho at sapat na sahod sa mga manggagawa. Palakasin at taguyod ang pagkakaisa at pamamahalahalaan ang mga pagmamahala ng mga mag-anak. Huwag payagan ang mga batas na lulusaw sa pagkakaisa ng mga pamilya. Dapat ingunahin ang pagdatama at pagtatanggal sa mga tiwaling pulis at korupsyon sa mga hukuman. Ang napakabagal na pagsulod ng mga kaso sa hukuman ay isang malaking dahilan ng pagpalaganap ng kriminalidad at walang kalagayan ng mga nasa kulungan. Kadalasan, ang mga mahirap ang nagdurusa sa ganitong sistema. Nananawagan din kami sa mga nahalal na mga politiko na paglingkuran ang pagkalahatang kabutihan ng bayan at hindi ang sariling interes. Ang pagsangayon at pagsasawalang kibo sa kasamaan pang ito ay pakikiisa na rito. Kapag binabayaan natin ang mga nalulong sa droga at nagtutulak nito, tayo ay bahagi na ng drug problem. Kapag sinangayunan o pinagbayaan natin ang patuloy na pagbatay sa may tinuturing na nalulong, sa droga at mga nagtutulak nito, kasama na tayong mananagot sa pagpatay sa kanila. Tayo sa simbahan ay magpapatuloy na magsasalita laban sa kasamaan habang kinikilala at pinagsisihan din natin ang ating mga pangkulang. Gagawin natin ito kahit nito ay magdadala ng pag-uusig dahil tayo ay magkakabatid at may pananagutan sa bawat isa. Tutulong tayo sa mga nalulong sa droga upang sila ay magamot at makapagbagong buhay. Dadamayan at kakalingahin natin ang mga naulila na mga napatay at ang mga biktima ng mga drug addicts. Pagitibayin natin ang mga gawain upang patatagin ang mga pamilya. Pagsumikapan nating mga namumuno ng simbahan na isulong at ipagpatuloy pa ang programa na makatutulong sa pag-aangat sa kalagayan ng mga mahirap tulad ng mga programang pangkabuhayan, edukasyon, at pangkalusugan. Higit sa lahat, isa sa buhay namin at nating lahat ang pagiging tunay na simbahan ng mga duka. Huwag sanang mamayanin sa atin ang takot at pagsasawalang kibo. Pairalin sana natin na hindi lang ang lakas ng loob, kundi ang lakas na dulot ng pananampalatayang Kristiyano. Nangako ang ating Panginoong Yesus, magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sino
ang makapag-iniwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ang kaguluhan, kaya ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, pangalim, o kamatayan. Hindi sa lahat ng mga ito tayo'y magtatagumpay sa pamamagitan ni Kristo na nagmamahal sa atin. Oo nga, sabagat ang Espiritu na sa inyo ay mas makapangyarihan sa Espiritu na sa mga sanlibutan. Sulat ni San Juan, chapter 4, verse 4. Ngayon naalala natin na ika-isang daang taon ng pagpapakita ng mahal na Birhen sa Fatima, dumugon tayo sa kanyang panawagan ng panalangin, pagbabalik loob at penitensya para sa kapayapaan sa ating mga sambayanan at sa ating bayan na napapalot sa dilim ng bisyo at kamatayan. Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Arsobispo Socrates B. Villegas, Arsobispo ng Lingayen Tagupan, Presidente ng CBCP, ikatatlong po ng Enero, 2017. Sampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Kung may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ng isang anak ng Diyos, Panginoon natin na. Nagkatawang tao siya nilang na Espiritu sa amin. Pinanganak ng isang kamalang birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, hinakol sa krus na matay ang nilibing, nanalok sa naroon ng mga imam. Na may katong araw na buhay na magbuli, umakyat sa lamin, nalukulong sa kaan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at tuukon sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal ng simbahan katolika, sa mahal ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mali ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa amang nakikinig sa amin at nagbibigay ng lahat ng mabuting bagay. Sa bawat kahilingan nating itinutugon, ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang katoliko, siya nawa ang magliwanag ni Kristo sa sanlibutan at manatiling tapat sa mga aral ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng simbahan at ang pamahalaan, sila naway kumilos laban sa mga pang-aapi sa ating lipunan
at lumingap sa mga dukha at kapuspalan, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa bawat komunidad, patuloy nawa silang maging liwanag ni Kristo sa mga nag-iisa, api at mga nagdurusa, at maging asin upang ang bawat sugat nila'y maghilong, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit at karamdaman, sa pamamagitan ng mga taong nangangalaga sa kanila, sila naway guminhawa at gumaling, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga minamahal nating yumao, naway makita nila ang mukha ng Diyos na pinaglilingkuran nila ng tapat noong sila'y nabubuhay pa, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, tulutan mo kung sumikat sa amin ang liwanag na iyong kaharian, naway maakay din namin sa liwanag na ito ang aming kapwa sa mapagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin gamika ang pagkain, inumin na rin ito ay yung ginawa upang mapalakas kami mga mahihina. Ipagalaw mo ito ay aming mapagsaluhan bilang paikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong may tampok sa kadakilaan mo, Lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalagdag dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manunas sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw na landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat na ganito minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Diyos ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningabi po ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Binaventura, at ang Tanang Kamarian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlayo na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga umanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan pag-indabatin kami lahat ng mga salo sa iyong buhay na unang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kalalakan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya lahat ang panangampapuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Asin at ilaw ng sanlibutan.